Alright, mula kay Kian Thoughts mga kapatid, no, secret weapon ng Israel gagamitin na. Iran, mabubura sa mapa. Yun ang sabi mga kapatid dito sa videong panonoorin natin. Bibigyan natin ng reaction video and commentary. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts. Nakalagay po ang link sa ibaba ng videong to sa may description box. At syempre kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, opinion, criticism, reaction at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Secret weapon ng Iran, nakahanda na sa muling pag-atake kung sakaling magsasagawa ng retaliatory strike o pag-rest back ang Israel. Russian President Vladimir Putin magpapadala naman ng mga makabago at advanced fighter jets bilang pagsuporta sa Iran sa laban ito kontra sa Israel. Gayunpaman, may rest back din ng Israel sa tulong ng Amerika. Napabalita nga na idineploy di umano ng Estados Unidos ang kanilang pinakabagong missile na kayang wasakin ang mga bunker at maging nuclear facility ng Iran. Naku po. Bukod dito ay pasado na rin sa US Congress ang $17 billion military aid upang pondohan ang Israel sa napipintong laban nito kontra sa Iran. Naku po. Pondo pa ng United States mga kapatid. Kaya malakas na nga Israel, mas lalo pang magiging malakas. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa nakalipas na 24 to 48 hours ay nagkaroon ng emergency meeting ang War Cabinet ng Israel upang pag-usapan nga kung paano sila gaganti sa ginawang pagpapaulan ng daan-daang drones at missiles ng Iran noong nakaraang linggo. Ayon sa US-based intelligence, plano sana umatake ng Israel sa susunod na 24 na oras matapos ang missile barrage ng Iran. Subalit, hindi ito natuloy dahil hati ang opinion ng mga miyembro ng War Cabinet tungkol sa timing ng pag-atake. Ayon sa report ng Hayom Daily, isang pahaygan sa Israel, pabor ang lahat ng mga miyembro ng gabinete ni Netanyahu na magsagawa ng retaliatory strike kontra sa Iran dahil sa ginawa nga nitong paglusob sa kanilang bansa. So dapat pala gaganti na sila agad, no, within 24 hours, no, pero medyo nagpaplano pa sila. Sa kasagsagan nga ng mainit na usaping ito, sinusubukan namang hikayatin ni US President Joe Biden si Netanyahu na maging matalino sa kanyang magiging mga susunod na hakbangin. Kasunod nito ay ang pangako nga ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isusunod na nga nila ang retaliation o ang pag-iiganti sa missile attack na isinagawa ng Iran sa Israel noong October 1. Kaugnay nga nito, agad din namang nagbanta ang Iran na kung sakaling magsasagawa ng pag-atake ang Israel sa kanila ay hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang secret weapon at siguradong pagsisisihan daw ng Israel ang mga magiging maling desisyon na kanilang gagawin. Yun nga yung sabi dun sa, sa isang report na binigyan natin ng reaction video, di ba? Na kapag ang any kinds of any ng attack na mangyayari daw o gagawin against their country, sabi ng Iran minister, di ba? Talagang magiging mas matindi daw ang kanilang responde kaysa dun sa nakaraan mga tol. Yan ang warning ng ng Iran, no, sa Israel mga tol. Sinabi ng Iran na ang secret weapon na ito ay hindi pa nila nagagamit kahit siguradong walang ideya o intelligence ang kanilang kalaban sa kung gaano kalaki ang pinsalang pwedeng idulot nito sa kanila. Ano kayang secret weapon yun, no? May mga usap-usapan at kumakalat na rumors din mga tol sa Iran na nagsasagawa daw sila ng nuclear testing mga tol. No, nagkaroon nga daw doon ng isang 4.5 o 4.25 magnitude na lindol mga tol na ang pinaniniwalaan ayon sa mga report dahil daw mga tol, no, sa nuclear testing ng Iran na posibleng gamitin daw yan kapag gumante itong Israel dahil nga dun sa ginawa din nila na pag-atake sa Israel, no? So kumbaga, umatake sila dun sa Israel tapos nagbanta silang pag kayo gumante, mas matindi gagawin namin sa susunod, no? Ayon nga kay Ali Bagheri Khan, Deputy Foreign Minister of Iran for Political Affairs, mas mabilis pangaraw sa isang segundo ang gagawin nilang pag-atake
kung sakaling pipili ng Israel na palalain pa ang kaguluhan na ito. Aba, matindi, mabigat yung bantang yan. Ang mensaheng ito ay pinarating ng Iranian government sa Israel at Amerika sa pamamagitan ng Egypt at Turkey. Ang malaking katanungan nga sa ngayon ay kung anong uri nga ba ng armas ang tinutukoy ng Iran bilang secret weapon. Ito ba ay isang weapon of mass destruction o baka naman ito ay ang nuclear weapon na matagal nang minamatsyaga ng mga nuclear watchdogs? Matagal nang ang inaakusahan ng mga Western countries ang Iran na nagtataglay nga ito ng nuclear weapons, subalit itinatanggi lamang ito ng Iran. Oh, sinasabi nila na wala silang ganyan, di ba? Gayunpaman, hindi naman kailan na nagpuproduce ng highly enriched uranium ang bansang ito na isa sa pangunahing sangkap sa pagbuo ng isang atomic bomb. Ang enriched uranium na may 60% purity ay graded bilang isang materyales para bumuo ng nuclear weapon at ayon nga sa International Atomic Energy Agency at sa United Nations, ang bansang Iran ay may sapat na highly enriched uranium upang bumuo ng 3 o higit pang atomic bomb kung gugustuhin ito. Samantala, todo suporta naman si Russian President Vladimir Putin sa Iran, lalo pat tila nalalapit na nga ang all-out war sa pagitan ng bansang ito at ng Israel. Ayon sa report ng Iranian media, ilang araw mula ngayon ay darating na nga ang mga advanced Russian fighter Su-35 at ang unang batch nga ng shipment ng mga fighter jets na ito ay darating sa Tehran sa susunod na linggo. Ayon naman sa ulat ng isang Qatari media, nasa 12 unit ng Su-35 fighter jets ang naka-schedule na matanggap ng Iran mula sa Russia na malaking tulong, lalo pa nga't ang ginagamit ng Iran sa kasalukuyan ay mga makalumang fleet na mula pa sa Soviet era tulad nga ng MIG at Sukhoi jets. Mayroon din silang mga makalumang American F-4 at F-5 fighter jets na gamit nga nila bago pa nga maganap ang 1979 Iranian Revolution. Aprobado na ng Iranian aviation experts ang mga advanced Su-35 fighter jets na ito. Isa itong modernized version ng Su-27 na may great combat power, high speed at great flight range na may kakayahang magdala ng mas maraming ng mga armas. Ang shipment ng mga armas na ito mula sa Russia ay tila timing na timing, lalo pa nga at parang nalalapit na talaga ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Nako, no? Habang ang Hezbollah, mga tol, ay humingi ng ceasefire, eto naman ngayon, mga tol, yung makakalaban ng Israel, no? Kasi binabakbakan ng Israel ngayon ng Lebanon, 'di ba? At sunod-sunod ang pagkasawi, mga tol, ng mga naging leader ng Hezbollah. At ngayon, humihingi sila ng ceasefire. Sabi nga ng US, mga tol, ito daw ay palatandaan o pagpapakita ng paghina ng Hezbollah daw, mga tol. Eh ngayon, hindi pa gumagante ang Israel sa Iran, mga tol. Pero marami nagsasabi o sinasabi rin mismo ni Netanyahu na ang Iran ang nagpopondo at nag-aarmas dito sa Hezbollah. Sa isang press conference naman ay maraming sinabi ng tagapagsalita ng IDF na si Daniel Hagari na agad nagaganti ang Israel sa Iranian missile attack sa kanilang bansa. Papalapit na nga ang pagkakaroon ng isang all-out war sa Middle East dahil sa pangakong ito ng Israel na magsasagawa ng malawakang paghihiganti sa isinagawang missile barrage ng Iran. Ayon nga kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, isang malaking pagkakamali ang ginawang ito ng Iran at pagbabayaran nila ito. Kung magkataon, magaganap na nga ang direktang digmaan sa pagitan ng bansang Iran at ng bansang Israel, hindi katulad sa mga kasalukuyang gera kung saan mga proxy lamang ng Iran ang kinakalaban ng Israel Defense Forces. O diba? Mga proxy pa lang yan ang Iran, mga tol. Yung Iran talaga ang pinakakalaban pala nila, no? Naniniwala ang maraming eksperto na hinding-hinding matitinag ang Israel kahit pa nga nagbanta ang Iran na dudurugin ang bansang ito. Eh mukhang hindi rin matitinag ang Iran, mga tol, matindi rin to. Kung sakaling magsasagawa sila ng paghiganti sa hinaharap. Sinabi pa nga ni Netanyahu na walang lugar sa Iran o kahit pa sa kabuuan ng Middle East ang hindi raw kayang pasukin ng malakas na puwersa ng bansang Israel. Sa ngayon ay nangangamba ang Amerika at ilang mga Arab countries tungkol nga sa posibilidad na magsagawa ng pag-atake sa loob ng Iran ang Israel at maaaring tatargetin nga nito ang mga Iranian nuclear facilities.
Kung mayroong suportang natatanggap ang Iran mula sa Russia, ang Israel, mayroon ring paparating na bilyong-bilyong mga pondo para sa armas at makinarya mula naman sa Estados Unidos. Aprobado na ng US Congress ang $95 billion na security assistance ng Amerika para sa mga bansang Ukraine, Israel at Taiwan. $17 billion dito ay para sa defense aid ng Israel, habang $9 billion naman ay para sa humanitarian aid sa mga apektadong sibilyan sa Gaza Strip. Grabe no? $5.2 billion to replenish and expand Israel missile and rocket defense system, mga tol. No? Laking halaga nun. $3.5 billion for buying advanced weapon system para sa Israel yan. $1 billion no, to enhance weapons production. Oh, $4.4 billion for other supplies and services to Israel. $2.4 billion for U.S. operations in the region. And 9.2, pinakamalaki sa lahat, $9.2 billion in humanitarian aid for Gaza, no, para sa pagtulong sa mga nadadamay lang at mga nahiipit, mga tol. Pero napakalaking halaga to, no, na binitawan ng U.S., mga tol. Wait. Aakyat na ang legislation na ito sa US Senate na Democratic majority at kaalyado ni US President Joe Biden. Mm-hmm. Inaasahang maipapasa ang pondo na ito sa susunod na linggo bago ay akyat sa Pangulo para pirmahan bilang isang batas. Ang pondo na ito ay inaasahang gagamitin ng Israel upang mag-replenish at mag-expand ng mga missile and rocket defense systems at sa pagbili na rin ng mga makabago at mga advanced na armas para sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon sa pakikipaglaban nito sa Gaza at sa tila ba nalalapit pang gera sa Iran. Kaugnay naman ito, ayon sa report ng Daily Mail, idineploy ng US Air Force ang mga missiles nito na may kakayahan di umanong sirain ang mga nuclear facility ng Iran nang hindi nagkakaroon ng casualty. Ooh. Ang futuristic electronic warfare missile na ito ay may kakayahan mag-emit ng microwave and directed energy laser para usakin ng mga targets nito. Tinatawag nga itong Champ missile at ito ay unang idinevelop at sinubukan ng US Air Force Research Laboratory noong 2012. So ano to, missile na hindi sumasabog, parang may ano lang wave, no, para masira yung mga facilities, no? Ang microwave weapon ay may kakayahang mag-trigger ng voltage surge sa mga electronic equipment sa target location na magiging dahilan para masira o ma-disable ito. Oh, yun nga, no, missile hindi sumasabog. Kumbaga, meron siyang wave na kayang mag-electrical surge. Kumbaga, yung mga gamit mo doon, mga equipment mo doon, masisira, mag-short, magpuputukan na lang lahat, mga tol, no? Pero hindi sasabog at may iwas ng casualties. Maganda yung ano na yun, gamit na yun. More of katulad nga ang concept nito sa EMP. Since 2019 ay idineploy na nga ng Amerika sa iba't ibang strategic location na kaalyado nitong bansa, kabilang nga ang Israel, ang mga ganitong uri ng missiles. Mahusay yung gano'n, at least mababawasan ng casualties, no? Sinasabing nasa 20 Champ missile ang operational na at handa ng gamitin para sa mga military targets, lalo na sa mga nuclear facilities. Gamit ang mga US B-52 bomber aircraft ay maaari na nilang pakawalan ang mga Champ missiles upang paliparin ito sa mga airspace ng mga kalabang bansa at doon na nga ito maglalabas ng mga HPM energy na sisira sa mga computer chips at iba pang electronic devices within the specified target location. Ano? Kasi pag nasira yung mga controller nila, kahit napakarami nilang missile, useless na yun kasi hindi nila mapapalipad yun. Diba? Yung mga controller nun, hindi nila mapapalipad. Paano nila paliliparin yun? Diba? Hindi naman yan yung tipong sinaunang kanyon na disindi. May mitya, diba? Eto, more on ano to. Technology na talaga. Kaya kung masisira yun, yung mga controller nila doon, mga control room nila, mga computer doon, mga chip, edi useless na ngayon yung mga missile nila. Pero wala magsasabugan, diba? Ayon pa sa ilang mga US officials, kahit pa nga daw subukang lagyan ng barrier ng Iran ang kanilang mga electronic equipment, wala rin daw itong magagawa sapagkat kayang-kayang pumasok ng HPM energy kahit pa sa mga bunkers na ginagawa para sa nuclear warfare. Bumatindi, may kakayanan din ang missile na ito na disable ang mga fighter planes, mga tangke, barko at mga missile systems ng kalaban. Mabamatindi pala yan. Para sa inyong mga reaksyon, kumbaga parang aalisan ko kayo ng ano nyo,
ng armas ninyo. Parang di-disarmasan nila sila ng ano, Amerika, mga tol, pag gano'n, no? Anyway, mga kapatid, yan ang ating pinanood ngayong video. At bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga to? Sana talaga matigil na yung mga yan, eh, no? Tuloy-tuloy ang ano eh, ang paglalabas nila ng kapangyarihan nila at ng tapang nila, mga tol, eh. Tapos ngayon, nauulat pa, ano, ang China, Taiwan, ang may posibilidad na sumunod pa o sumabay dito sa nangyayari sa Middle East, mga tol. At nagbantangan ng direktang babala si US President Biden, no, sa China, na poproteksyonan nila at talagang sila ang re-responde kapag inatake o ginalaw ng China ang Taiwan, mga tol. Ako po, yan ang kaganapan na maaari daw magpatigil sa galaw ng mundo, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.